Hello, so ayun, nakapag-copy na ako or duplicate ng raw dataset sheet and fake and license sheet. After nun is pinangalanan ko na siya na fixed license and fixed dataset. Then after is na check ako kung may mga duplicates ba gamit yung conditional formatting and hinighlight ko yung mga may duplicate ng green. Then, pagkatapos ma-highlight is i-delete naman natin siya dito sa data. So, pagdating sa data is i-click nilang yung remove duplicates and then okay. So, makita nyo may 2 duplicates na natira. So, para matanggal naman yung green or yung conditional formatting, I click conditional formatting and then clear rules. After nun is nag if else ako kasi dito sa MEC is may mga row na empty. So, ang condition ko is if the row is empty, then ilagay mo is 99. If hindi, i-return mo yung value. So, after nun is, kinapi ko na yung mga lumabas na data or and then pinaste ko siya dun sa MEC na table and then delete ko yung column na may function. So, after nun is, nag-insert ako ng isa pang day or isa pang column and pinangalanan ko siyang weekdays. So, ang ginawa ko naman na formula is equals text tapos value nung kinukuha ko and then DDD means date or weekdays. Tapos, after nun is autofill ko na siya. After nun, nag-insert ulit ako na isa pang column and pinangalanan ko siyang price. I use the VLOOKUP formula and ilookup ko yung service which is yung para sa first row is oil and filter and then kinuha ko yung service, yung table array na sa services. And then, 2, since yung pangalawang column, yung kinukuha natin. And then, false, which is yung exact match. So, naglagay din ako ng dollar sign para makita na it is the price. So, dito naman tayo sa fixed license. Sa fixed license naman, is gumamit ako ng write na function and then kinuha ko yung value ng nasa A2 which is LIC and then yung number. So after nun is len which is A2 then minus find A2 comma or minus find space, comma, A2. So, dito nagkamali ako kasi hindi ko siya, nilagyan ko lang siya ng double quotation. Hindi ko nalagyan ng space, but ngayon, gagawin ko is i-space ko lang. Nalagyan ko lang siya ng space para malaman niya na yung space yung delimiter. And then, ginamit ko tong find kasi mas flexible siya kaysa dun sa ibang formula. So, make sure lang na kapag magka-copy kayo ng mga ganitong naka-function is i-paste nyo siya as values para yung value mismo yung lalabas. Hindi mag-error. So, after nyan is na-ice ko na yung license plate. So, balik na tayo dito sa fixed data.
nag-insert lang ako ng dalawang column para dun sa make and model. So, dito is gagamit ulit tayo ng VLOOKUP. So, dito is actually, nagkamali ako dito kasi isang row lang yun na ilagay ko or na-select ko. Dapat, 2 rows siya kasi dalawa yung kukunin nating value. So, ayan. Makikita nyo is umulit ako. So, ayan. Isa-select ko yung make and model na row. And then, equals VLOOKUP. I-ano natin yung license plate kasi yun yung ilo-lookup, yun yung lookup value, yun yung ihahanapin natin dito sa fixed license. So, gumamit din ako ng F4 para naka-fixed yung ating table array. And then, 2-3 since column 2 and column 3 and then false, which is yung exact match. So, nakalagay doon is nag-spill yung ating lookup value. So, ginawa niya is nilagay niya sa sunod na blank na column. So, yun yung make and doon niya sa model nilagay yung nag-spill na value. Then, after that is gagawa tayo ng pivot table. Create tayo ng pivot table para doon natin lalagay yung summary ng report natin. Para makita natin kung may mali ba or kung saang days, kung sa weekdays ka ba madaming kita, ganon, or sa weekends. So, dito punta ka lang sa insert and then pivot table. Make sure na naka-new sheet siya para sa ibang sheet agad siya mapupunta. And then, click mo lang dito sa gilid yung weekday and then yung price. Kasi yun lang naman yung kailangan natin para malaman natin kung alin yung may pinakamataas na kita. Or anong days yung may pinakamalaking income. So, ayan, click natin. And then, price. So, automatically, nag-total na siya dito sa baba. So, makikita natin dito kung i-analyze natin. Ang may pinakamadaming kita is Thursday, which is 1,315, and ang total ng kita mo dun sa base sa report is 1,770. Ngayon nilagyan ko lang siya dito na header na para malaman kung ano to. Lalagay ko na lang is ilakihan ko siya ng font size. Ilagay ko lang is final report para lang kung may titingin nitong ating sheet is makita niya na ito yung final report nung income ng car repair shop. So, ayan. Ayusin lang natin. And merge. Then, lakihan natin ng konti para hindi mukhang siksik yung final report na header. And then, change lang natin yung color. Ayan. And then, tapos na tayo. Lagyan pala natin na title yung ating sheet, which is final report. Then, that's all. Thank you. Me.